What is up? Welcome back to my channel mga idol, si Mark Flores ulit ito. At sa araw na ito, bibigyan ko kayo ng tutorial kung paano dapat tayo mag-drive sa uphill o mas kilala to na B10. So bibigyan ko kayo ng tutorial kung paano mag-drive dyan. Lalo na nakatigil ka sa kalagitnaan tapos kailangan mong umabante at ayaw mong umatras ka dahil baka maatrasan mo yung nasa likod mo. Para malaman mo na educated at marunong talaga ang isang driver, sa mga uphill traffic, hindi mo makikitang bumababa yung kanilang sasakyan o umaatras ng kaunti man lamang. Kayang-kaya natin gawin yon, kailangan lang natin ng practice at tamang knowledge tungkol dyan. Siyempre, yung practice sa inyo na yon, ang may bibigay ko lang ay yung tamang knowledge kung paano yan gagawin. Pero bago ang lahat, may mga bagay tayong i-consider, kaya panoorin nyo muna ito. Ang uphill driving ang isa sa pinakamahirap na parte ng pagdadrive ng sasakyan. Lalo na kung mag-stop and go ka sa kalagitnaan ng pag-aon mo sa isang paahong daan o yung mas kilala na tinatawag natin na bitin. Meron tayong dalawang epektibong paraan para dito, pero bago tayo tumako doon, meron muna tayong tatlong bagay na dapat i-consider. Una, yung steepness ng daan. For example, 15, 20, or 40 degree ba siya? O gaano ba ito katarik? Masyado ba siyang inclined o hindi? Pangalawa, gaano ba kabigat ang sasakyang minamaneho natin? Loaded pa to o tayo lang ang sakay? Pangatlo, gaano ba kalaki or kalakas ang makina ng sasakyan mo? Dapat kilala mo ang sasakyan mo. Ngayon, dadako na tayo sa dalawang uri ng driving technique para sa stop and go on uphill traffic. Una, with handbrake. Gagamitin natin to kapag naramdaman natin ang alin sa mga sumusunod. Masyadong mabigat ang sasakyan mo, masyadong inclined ang daan, at kung maliit at mahina ang iyong makina. Ito rin ang gagamitin natin kapag matagal tayo na nakahinto o nakabitin sa uphill. Ganito ang step by step na gagawin nyo kapag aandar na kayo mula sa pagkaka-handbrake. Let's say naka-gear 1 na kayo at naka-apak na kayo sa clutch. First step, dahan-dahan yung itaas ang clutch at manatili kayo sa biting point. Dapat mararamdaman nyo ang panginginig, malakas pero hindi sobra, kasi mamamatay ang makina kapag nasobrahan ang ating clutch sa pag-angat. Kapag lumalakas masyado, medyo idiin nyo lang pabalik ang clutch. Second step, habang naka-half clutch, apakan nyo din ang throttle at paabutin nyo sa 2,000 to 3,000 RPM. Depende na lang sa inyo kung gaano kataas o kababa na RPM ang kailangan ng sasakyan nyo. Third step, habang naka-half clutch at naka-apak sa throttle, pwede nyo na ibaba ang handbrake at aandar na paahon ang inyong sasakyan. Kapag maganda ng takbo ng makina, bitawan nyo na ng tuluyan ang inyong clutch. At tatandaan, kung binitawan nyo ang inyong handbrake at umatras ang inyong sasakyan, meron kayong tatlong bagay na pwedeng gawin. First, diinan pa ang throttle. Second, itaas pa ng kaunti ang clutch. At third, sabay nyong gawin ang dalawang iyan. Yan ang tinatawag natin na pagtitimpla. Ngayon, dadako naman tayo sa second technique o yung without using handbrake. Ginagamit natin ang technique na ito. Usually, kung mabilis ang stop and go sa uphill traffic, hindi sobrang loaded, hindi sobrang tarik, o kung kayang-kaya ng makina ng sasakyan. Hindi handbrake, kundi usual brake lang ang gagamitin natin para hindi umatras ang sasakyan at para mag-full stop. Ngayon, kung aantar na tayo, ito ang step by step na ating gagawin. Let's say naka-first gear na kayo, nakaapak sa clutch, at nakaapak din sa brake. First step, hanapin ang biting point sa clutch, kagaya ng sa unang technique. May panginginig na mararamdaman. Dapat malakas pero hindi sobra. Manatili lang sa pagkaka-half clutch habang nakaapak sa brake. Second step, kung maramdaman mo na na parang lumalaban na ang makina sa preno, bitawan mo na ang preno at hindi na dapat aatras ang sasakyan mo. Third step, apakan mo na ang throttle o yung gas pedal para umahon na ang sasakyan. Paalala, huwag magbabad sa half clutch at kung maganda na ang andar ng makina, bitawan na ng tuluyan ang half clutch. Sa isa pang paraan, ipapaliwanag ko ulit sa inyo ang pangalawang technique na ito. Dahil hindi ka mag-full stop ng matagal, hindi mo na kailangan i-neutral yung iyong cambio at mag-handbrake. So ang gagawin lang natin, apakan natin yung ating clutch. Gear 1 tayo, tapos unti-unti natin iaangat yung ating clutch. Dadali natin dun sa biting point. Dapat medyo manginginig yung iyong sasakyan
Pag nanginginig na yung sasakyan, kita nyo pati yung camera ko nanginginig. Bitawan mo na yung iyong brake, okay? So medyo palakasin natin yung nginig ng kaunti lang. Kapag binitawan mo ngayon yung iyong brake, hindi na babagsak ang iyong sasakyan kahit nadyan ka lang sa biting point na yan. Igas mo lang ng konti para umahon. Okay, kapag medyo maganda na yung takbo, bitawan mo na yung clutch. Pero dahil stop and go to, aahon tayo ng konti, stop ulit. Pag mag-stop ka, sagad mo ulit yung iyong clutch, then apak sa preno, hindi mo nagagalawin yung iyong cambio. Naka-brake ka lang, tapos naka-first gear ka lang. So yun lang yun mga idol, sana natuto kayo sa video na ito at sana nakapulot kayo ng aral. Ay, may ano ako ngayon, may shoutout notification. Bago ko tapusin ang video ko for today, ang aking shoutout notification ay para kay Erica Leaguno. So thank you Erica for watching my videos and thank you sa lahat ng aking mga subscribers. Salamat sa panonood ng aking mga videos. Yun lang mga idol, salamat at drive safe palagi.